Umpisa na. Mag-udapin ka na. Magpakilala ka. Kamusta po? Ako po si Barry Gino and Malig. Barry Gino and Malig. Barry Gino Malig. Ako yung tatay niya. Chito Malig. Si Papa. Yung palaging naghihikayat sa inyo, yung mamang jeepney driver po. Eh, ngayon, pangalawang season na ito. Season 2. Bali, pangalawang video na ho namin to dahil nga, tinamaan tayo ng pandemic, nahinto sa lahat, nagkasakit. Ang daming problemang nangyayari sa ating bansa ngayon. At marami ang naghihirap ngayon dahil nga sa walang pagkakakitaan eh. Kaya sana eh sa susunod na pagkakataon eh nakahanda na tayo ngayon ano. Kumbaga eh para tayong nakakulong ngayon at pagbukas ng pintuan eh nasa mabuti tayong mamamayan ng bansa, maging mabuti tayo at nairaos natin itong pandemic nito, kuya, itong virus na umaaligid sa ating bansa. At sa buong mundo. Tsaka sa buong mundo po. So, actually, ang topic ko natin ngayon eh, masyadong marami pero isa-isayin ko lang. Dalawa lang ang topic ko natin ngayon tungkol dito sa mga jeepney driver na kagaya ko at saka dun sa mga estudyante. Kasi hirap na hirap kasi ako gusto na maabot o maabot ko yung subscription nila sa yung views nila. 4,000 hours. Nahihirapan ako kasi talagang ginagawa ko sinang paraan niya sa susunod na administrasyon na uupo, eh, dapat tayo ang nangunguna. Tayong mamamayan. Dahil tayo talaga yung, kumbaga, tayo ang makinarya ng bansa nito kaya gumagana. Ngayon, kumbaga, tayo sirang makina tayo ngayon dahil walang enerhiya, walang fuel o diesel na gagamitin para umandar tayo. Kaya ang ano ko ngayon, dahil sa nangyayari ngayon, tapos inaalis pa o inaano, ba? Yung mga surplus na jeep inaalis na ngayon kung umabot na ng 15 years. Kaya pa retired. And at the same time, pag senior ka na, hindi ka na pwedeng magmaneho, pwede ba yung ganun? Habang malakas ka pa, pwede ka pang magmaneho. Dapat ganun dahil wala, hindi naman tayo nabibigyan ng trabaho ng gobyerno kung hindi tayo ang gagawa ng trabaho natin. Dahil tayo nga ang makinarya ng gobyerno. Kaya ngayon, pinapaabot ko sa mga grupo ng mga driver, mga jeepney drivers, mga operators. Kasi sa ngayon, nag-iisa lang ako sa kahit manak ko na pinaglalaban yung advocacy ako para mapaganda yung buhay ng mga jeepney driver. At hindi maalis yung talagang tradisyon na jeep natin dahil diyan nakilala ang Pilipinas ang mga disenyo ng mga jeep. Kaya nga sana kung makakausap ko nga si Sarao. Si Ed sa Sarao. Nagpumili siya. I mean, try siyang tumawag sa akin kagabi kaya lang hindi ko nasagot wala eh. Pero siya talaga ang makakatulong sa atin kung sakaling babaguhin nga natin yung mga lumang jeep at least parehas pa rin jeep pa rin na traditional na jeep na nanggagaling. Siguro ang pagkakaiba lang ngayon hindi na second hand, hindi na surplus yung makina kundi bagong makina na. First hand. Kaya kung makakausap nga si Ed Sarao at makumbisi ko kayong lahat ng mga luma, yung mga sakay mga wala pang ano na kasi once na bago kasi ang jeep ninyo after na 2 or 3 years na magre-retire kayo, pwede niyo ipasa sa anak niyo 'yun eh. Pamana po. Oo. Ito kasi, ang iniisip ko talagang walang gagastusin yung mga driver. Basta magkakaroon sila ng sarili nila ng jeep. Yun ang talagang advocacy ako. Kaya ako nilalapit siyang kay Ed Sarao para matulungan ako kung paano ko maibibenta yan from Region 1 to Region 17 ang mga traditional na jeep. Kasi
ang target ko lang naman talaga dyan eh, yung i-promote ang traditional jeep sa mga turista na bawat rehiyon kasi eh, may mga tourist spots yan na dinodrawing talaga sa mga jeep. Kaya nakilala tayo eh. Kasi hindi talaga, maski dito sa Santa Rosa, hindi umubra yung minibus ni Tugati eh. Nawala na lang bigla. Oh. Ilang milyon ang ano yun, na gustong palitan pero wala eh. Hindi umubra. Kasi maski nasa tropical country tayo, saka yung existing na daan natin eh, maliliit lang. Hindi ba sana kung Laguna to Manila, pwede naka-aircon ka. Eh kung pupunta ka ng season sa malapit mga 3 or 4 kilometers lang, naka-aircon ka, pagbaba mo eh, tuyo na yung pawis mo. Pasmado ka uli, papawis pa ka uli. Kaya hindi advisable kasi matagal na sa atin itong mga traditional jeep na ito eh. Sa alisin pa. Kaya kung aalisin yan, yun ang pinaglalaban ko na sana makuha ko kayo, subscribe dito sa Mamang Jeepney Driver. Dahil sa inyo ito, hindi naman sa akin ito. Ako magre-retiro na dahil senior na rin ako eh. Wala na magagawa ang gobyerno sa akin, wala na maitutulong sa akin dahil senior ako. Dahil binawal nga ako, at least kung sa susunod na administrasyon eh, baka makapagmaneho pa ako. Imagine, isang taon mayigit ang hihintayin ko bago ako makapag-drive. While on that, sa mga panahon na yon, parang binabalangkas ko na yung ibalik sa dati yung traditional na jeep na yon. Kasi yun talaga tayo natin na nakilala ang Philippine na jeep, yung mga traditional na jeep. Yung may mga tourist spot from Region 1 to Region 17, yun ang ma-market ko, parang ganun. Para sa mga turista yon. Pero, huwag nyo isipin na may kita ako dyan, ha? Gusto ko lang kayong tulungan. Kasi wala talaga ako, gusto ko talagang tulungan. Pati yung advocacy ako dun sa 22 million poor families, kung paano sila mabibigyan ng permanenteng pagkakakitaan na hindi naaasa sa gobyerno. Magkaroon man lang lahat ng kalamidad o mga virus o pandemics, eh, meron silang pagkakakitaan sa sarili nila. Yun ang pinag-aaralan ko ngayon, yung master plan. Pero hindi ko magagawa talaga yun kung wala kayo. Kung wala yung mga pamilya, mga drivers, mga estudyante, mga masang Pilipino, kung hindi nyo ako tutulungan, hindi ko kayo matutulungan. Pag bumaksak ako, tayo babaksak. Wala, hindi kayo babaksak. Pero pag nagtagumpay ako, tagumpay kayo. Sa inyo yan eh, hindi naman sa akin eh. Kaya yun ang inaasam ko na magkaroon ng pagkakaisa. Kasi maski dito, kaya ko namang inaarito yung sa YouTube. Kasi maski panggastos ko lang, para maabot ko kayo from Region 1 to Region 17, maabot ko kayo, maski makabili lang ako ng gadget na gagamit. Kasi ginagamit ko ngayon, cellphone lang ako eh. Marami sa inyo dyan na mayayaman, may kaya na makakatulong sa kanilang kapwa. Di ba? Kaya yun ang inaasam ko na sana matulungan din ako ni Ed Sarao kasi yung ano ko sa kanya, ang hinihingi ko sa kanya yan eh, yung sample ng traditional na jeep saka yung sample ng presidential na jeep para sa presidente at saka sa mga masang Pinoy naman yun ang target ko na i-display, i-market, i-roronda parang ganun. Para sa susunod na administrasyon na itong administrasyon nito. Kasi yung DOTR dito, hindi sang-ayon sa atin o yung LTO. Kasi sa LTO, magbibigyan din natin ng kita yan, maski sa LTFRB. Pag gusto nilang baguhin, hindi kunyari hindi pumasa yung prangkisa ng isang jeep dahil sobrang luma na, ay meron silang nakalaan doon ng mga makina na gusto mong palitan. Kasi hindi na pwede talaga yung makina mo. Ito, may makina akong Isuzu dito, may Nissan dito, may ano dito. Oh, pili kayo. Pero yon hulugan para sa mga driver naman yon. Eh di may kikita yung ano, tapos kikita rin yung gobyerno natin doon. At siguradong bago pa yan, hindi maano yan. Hindi mausok. Hindi, ibig sabihin, hindi palagi nache-check yan ng LTO o ng LTFRB. Talaga kasi nanggaling na sa kanila yan eh. Parang ganun ba? So, kung sana kung pagtutulong-tulong natin, pag-usap-usapan natin yung kung ano yung comments ninyo, yung views ninyo, na pwede natin mapag-usapan. Kasi kung ako lang mag-isa, talaga yung pag-iisip ko eh, iisa lang kasi, isa lang yung utak ko eh. Eh kung kayo natin dyan kayo, marami kayo, eh di kung ano yung mga comments, yung mga views nyo, yung kaliwa, makakaliwa, makakanan eh, pwede natin ma-plant sa yun, di ba? Kaya yun lang inasam ko kasi marami naman sa inyo na
Ay, okay lang ako dito. Mayaman ako. May sarili akong franchise. Meron akong maraming jeep. Ganun. Hindi. Kayo lang marami. Paano yung mga individual na driver? Kailangan din nilang mabuhay dahil kailangan din nila ng pamilya nila. Yun sana yung ano kasi marami kasing pera ang nawala sa ayuda lang. 200 billion. Samantalang sa 22 million na poor families, kailangan ko lang ng mga 13 million. 13 million. Well, let's just sabihin mga 13 billion para sa permanenteng negosyo, puhunan at yung mga seminar training para sa mga pamilya para meron silang pagkakakitaan araw-araw. Ito pang hindi naniniwala sa kanila dahil meron akong ano sinasabi ko mushroom effects. Na hindi nila alam yun. Kung ano yung mushroom effects, hindi ko mai-discuss yun dahil masyado mahaba yun. Next video. Oo. Tapos meron pa akong 5,000 cities na inire-recommend akong gawin master plan ng mga estudyante yan, ng mga universities sa mga colleges. Kasi sila yung may mga utak, may mga pinag-aralan. Bawat departamento yan alam nila kung anong ginagawa nila and they can form yung trabaho nila talaga. So ayun, ang inaasam ko lang talaga yung magkaroon ako ng linaw na makakagalaw lang ako ng dahil sa inyo, makakagalaw lang ako, makakagawa ng paraan para sa inyo. Ito lang ang gamitin ninyo. ito lang. Wala kayong gagastusin eh. Walang kahirap-hirap. Hindi man kayo papawisan pag sinuwan nyo lang yan. Di ba? Kaya yun ang magiging way ko na malalapitan ko yung mga kinaukulan na dapat lapitan. Hindi na kailangan yung may mga pwesto-pwesto kasi yung mga ganun na may mga grupo-grupo na. Kasi ang ano lang nila, yung grupo lang nila Ito buong Pilipinas. Hindi yung grupo-grupo na magkakampi-kampi, magka-tropa-tropa. Hindi, dapat tayong lahat. Dapat nag-iisa na sama-sama. Kung sinong nahihirapan, itayo natin. Alisin na natin yung crab mentality ng isang Pinoy. Namana natin kasi yan sa mga Espanyol . Kaya hanggang ganun pa rin ang utak natin. Dapat yun ang maalis sa atin, yung pagkakampi-kampi. Para yung ano natin matuon sa pag-asa ng anong pag-asa ng buhay natin na maging kumbaga matiwasay yung pamumuhay natin. Yun lang naman ang inaasam ko para sa inyo. Mabuhay kayo ng maligaya, masaya, talagang palaging busog, ganun. Sa akin wala sinasabi ko na sa inyo pero nakakalimot na kasi kayo maski yung mga kabataan nakakalimot na rin ngayon, ito naman lang tapos na tayo sa saka na natin pag-usapan ulit yung mga jeepney. Pag nakausap ko na si Edgar, si Ed Sarao, kung talagang matutulungan niya tayo yun dahil kikita din naman siya dyan saka ipo, talaga pinopromote ko yung mga kasi sila yung nanguna dyan sila yung founder ng mga jeep 1935 pa yung Sarao na yan, sila na nag-umpisa. So why not make a history out of them, di ba? Well, sa kanila tayo pumunta para makatulong sila sa atin. Hindi naman nababago yung ano ng sistema ng paggawa ng jeep nila. Basta mayroong mga drawing ng mga tourist spot ng bawat region. Di ba? Di ba maganda yung ganun? And then, gumaganda sa dati yung takbo ng buhay natin at ng bansa natin. Parang ganun lang. Okay, pero we will discuss later kung baka next month siguro actual na video na kung sinong makakausap o magko-comment pwede kong kausapin sila tungkol dito para tayo nag-uusap tayo kung ano yung pagbabago na gusto natin. Para sa buhay natin, dahil sa atin yan hindi naman sa ibang tao, sa atin yan para naman umasenso yung buhay natin, hindi yung ganito na lang, di ba? Ngayon, ang pagtutunan ko ng pansin ito yung mga, alam nyo, palagi akong, kahit sino, ina-add ko dito sa Facebook ko. Kahit sino, ina-add ko. Para lang makalikom ng mga Pilipino na mabubuti, na makakatulong sa ating bansa.
Pero ang nangyayari, taliwa sa ano ko eh. Iba yung dating sa akin, kaya ang dami kong nabablock tuloy na hindi, ano, hindi akma doon sa pag-iisip nila. Samantalang yung profile ko eh, open naman sa kanila yung profile ko, yung FB story ko, saka yung video ko, open naman sa kanila. Completo na. Eh, tatanungin pa ako kung anong pangalan ko, taga saan ako, pogi ka, pogi na. Pogi naman po. Natatawa ako, pero ito lang ang matindi ha. Ito ang gusto kong makausap eh, yung mga university saka colleges dyan. Ha? Yung mga colleges saka universities, mga exclusive, yung mga mayayamang universities dyan. Yung mga nag-a-add sa akin sa Facebook eh, ang gaganda eh, yun sa ano nila, yung nasa profile nila na naklagay. Information nila, Ateneo graduate, study in Ateneo, at study in UP or sa Lasal, ganun, ginagamit nila yung mga exclusive school. Eh, matitimay man na lang ako, tapos sasabihin eh, hindi ko po masasagot yung video nyo, wala akong load. Imagine, walang load. And then, meron pang ngayon na mag-video ako. I-load mo ako ng 100, 200, 300. Ateneo, Lasal, UP, ginagamit yung pangalan ninyo. Why not make a group na talagang kung mapagtutuunan ko ng pansin eh, talagang ito, lehiti mong mga college student na mga exclusive kung na makakausap ko talaga ng mabuti. Kasi may plano talaga ako sa inyo eh. I have a master plan bawat isang colleges at universities kung paano sila gagawa ng sarili nilang syudad. Yan nga yung tema ng ano ko, yung 5,000 cities para sa Pilipinas. Kayo lang ang makakagawa nun dahil kayo lang ang may kaalaman, kagalingan, yung katalinuan dyan sa universidad at colleges na pinag-aaralan ninyo. Hindi kami. Kaya nga tinutuon ko namin sa inyo. Yan, no, wala kayo eh. Why not make a group? Yung legitimate na grupo ng isang college. Kunyari, UP College of, group of UP College, ganun. College of Department, something like that. Nasa Facebook, ano, na pwede mong lapitan, pwede mong i-approach doon sa mga ganun. Kaya lang sa akin, kasi, pag in-approach ko ang isang university or colleges, lahat ng department nun nandoon na. Kasi when you're making a feasibility study, kung gagawa ka ng isang bayan, isang syudad, nandoon na lahat. Parang syudad ng isang universidad, parang ganun. Kung ano yung pinag-aralan nila, yung naging courses nila, nandoon na agad na apply na doon sa university na yun. Kasi pag sinabi mong university, kompleto na yung isang syudad, nandoon na lahat yun. Whether it's food, science, marketing, businesses, nandiyan din na lahat sa college. Eh. Why not make a city? What make a city nga? Sabi ko nga eh, maski 5,000 cities, makakagawa, ilang universities meron tayo dito. Pero ang pinupunto ko lang ngayon, sa ngayon, nasisira tayo dito dahil dito sa pandemic. Huwag nyo naman sirain yung pagkatao ninyo. Huwag nyo naman sirain yung pangalan ng mga university ninyo na dahil lang sa kokonting ano eh, sisirain nyo na yung pagkatao ninyo. Ibibilad ninyo yung katawan ninyo. Makikita mo naman sa ano eh. Facebook. Sa Facebook, sa Facebook history, halos nakabilad na yung katawan para mapansin lang sila. For what? Ha? Money. Maski na. Eh, magkano lang yung ano kung gano'n may gigita? Instead na you gumawa kayo ng community of YouTubers and vloggers, pwede mong may promote ang bawat isang tao. Like Mr. Beast. Kunyari ako, meron akong 10 million, meron akong 70 million subscribers. Gusto kong umasenso itong mga taong to, bakit hindi ko siya iilain para bigyan ko siya ng 1 million subscribers? You cannot do that. Hanggang sa ngayon ba naman eh, makasarili pa rin kayo. Gusto nyo lang, kayo lang tumaas. Hayaan yung ilahin yung nasa ibaba para naman umasenso sila at sila rin makakatulong sa kapwa nila. Yan ang sinasabi ko. Kung gagawin natin yan, yung sinasabi kong mushroom effect na yan, mushroom effects, marami para tayong kabuti na aasat at tutubo na
hindi na kailangan didigin pa eh, nagkakaroon na ng bunga. Parang ganun ba? Ang dami ninyo, iba-ibang klase. Kaso itong sa akin, naiba lang dahil gusto ko kayong tulungan. I mean, umasenso sa buhay ninyo. Hindi para sa akin to. Pero wala nakikinig eh. Ilan lang nga ang subscribers ko eh. Bakit ba yung mabuti ba eh napipili na lang ngayon? Eh kung pupunta ka sa langit eh, baka wala pang 100 ang mapupunta dahil puro masasama na ba yung gusto niyo? Eh masasamang ugali, masasamang pananalita, masasamang gawa. Yun na lang ba yung palagi natin nakikita dito sa bansa natin, sa Facebook o whatever. Nakikita mo na masyado nang malala talaga eh. Hindi ko mababago kung ako lang mag-isa eh, kung walang nakikinig at naririnig yung sinasabi ko. Kaya sana kung naku, ang daming ano talaga na dapat baguhin na kayo lamang mga kabataan na pwede makabago niyan. Nasa inyo ang pag-asa ng bayan. Lagi mo nga sinasabi yan eh. Lagi mo sinasabi, kayo daw ang sabi niyo, Sir Rizal, ganun din, sinabi din niyo, Sir Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Bakit nawawala kayo? O kung ano-anong pinaggagawa ninyong kabalustagan, kahalayan, ginagawa ninyo, katamaran. O, nagiging selfish kayo, makasarili kayo. O saan kayo papunta ngayon? Patapos na yung generasyon ninyo, hanggang ngayon, nandiyan pa rin kayo. Sayang kasing panahon eh. Lalo na yung mga matatalino, alam ko maraming matatalino sa inyo. Huwag niyo naman suluhin. Sure. Oo, kailangan eh, kung matalino ka, gumawa ka ng grupo mo. Sabi mo sa colleges para ma-preserve nila yung dignidad ng kanilang university. Gumawa sila kasi open rate yung Facebook eh. Open yung media, yung social media, open yan. Okay. Pero kailangan maging legitimate yung isang grupo. Hindi yung ang daming grupo dito eh. Nagbebenta ng kung ano-ano. Products. Makikita mo, merong certain group ng isang politiko eh. Titignan mo kung ano yung ginawa ng politiko na yun. Hindi, makikita mo yung mga subscribers, puro nagtitinda ng mga, ano? Mga kalungan, iba, mga... natatawa na nga ako, kaya nga sabi ko, masyadong magulo. Bakit hindi natin ayusin ito? Ha? Sana naman sa susunod eh, ano, maraming pa tayong pag-uusapan na eh, tungkol dyan eh. Kaya lang eh, hindi natin maaayos yan hanggang sa ngayon eh. Ganyan pa rin, may pandemic na tapos yung ugali ng mga kabataan, ganun pa rin eh. Walang pagbabago, sayang eh. Happy go lucky na lang eh. Mamatay na yung mamatay eh. Mabuhay na yung mabuhay, parang ganun. Masiyahan na lang yung masiyahan. O mahirapan na lang yung mahirapan, parang ganun na lang nangyayari sa atin. Hindi naman tayo hayop eh. Ha? Tao tayo na ginawa ng kawangis ng Diyos. O maski sarili yun man, nag-aaway-away na rin, nagkakampi-kampi na rin. Sila daw isang Diyos, pero hindi ako naniniwala na sila isang Diyos dahil sila sa mismo nag-aaway, nagpapatayan, nagmumurahan, nagsisiraan. Paano mo masasabing sa Diyos yan? Hindi naman ganyan ang Diyos, ha? Ha? So, sinong paniniwalaan ko sa kanila, di ba? So, hanggang ngayon lang, well, kasi kailangan ilimit ko itong video kasi baka mainip din kayo. So, susunod lang ulit. Next, every week naman ang ginagawa natin to, di ba? Every twice week, third week. Kung meron akong ano na ano na masasabi sa inyo para kasi ang hinihintay ko lang talaga yung subscription niyo para makagalaw po ako para maabot ko kayo para maabot ko yung mga taong kailangan na makatulong sa inyo parang ganoon ho. Pero sa ngayon hindi ako makakagalaw hanggang walang gumagamit na kanilang daliri lang makakapagbago sa inyo. Yung sana inaasahan ko eh, sa ulit na ano ko eh, lumaki na itong ano ko para makagalaw na ako. At makatulong ko rin ko itong ano po sa paglalaganap nitong mga kabutihan para sa inyo din ako ito eh. Yung inahanap ko eh, talagang matagalan na para sa inyo. Makakatulong kayo sa kapwa ninyo, sa pamilya ninyo, sa mga kaibigan ninyo. At sa ating bansa. Yun lang po. Thank you po. Thank you po. Bye-bye.